pagkakataong ito, tayo padarako na po sa pinakamalagang bahagi na ating pong banal na programa sa gabing ito, ang pag-aaral, pakikinig ng mga banal na salita ng ating pinakamamalapit na Jesus at ang buong pagkakataon na aking pinagkakalob sa ating pamalapit or the future, nanding malalang may malapit, Papa. Amen. Praise the Lord. Purin po ating pinakamamalapit na Jesus sa mapagpalang oras, mapagpalang gabi sa lahat po ng mga nanonood, sumusubaybay sa ating banal na gawain, programang Jesus Miracle Hour, sharing the Word of God, sharing the love of God. Purihin po ating pinakamamalabay Jesus sa inyo po na nandyan sa mga tahanan. Praise the Lord, nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa oras na ito. Dahil ang bilis po na lumilipas ang araw, praise the Lord, hallelujah. At ngayon po ay Linggo, hallelujah. Salamat sa ating malabay Jesus, hallelujah. Sa pag-iingat na malapit nun sa atin, Lunes hanggang Sabado, tayo po'y nag-uusap sa kabutihan ng ating malapit Jesus at ngayon po'y Linggo, hallelujah, at sa ating mga gawain ng Merkules, Biyernes at Linggo, hallelujah, ng ating relasyon sa ating malapit Jesus, ay huwag po natin pababayaan. Kaya tayo po'y mag-aisa ng manalangin. Opo, pinakamamalapit Jesus, salamat po muli sa gabay at patnubay mo sa amin po ng mga anak mo, malapit sa pag-iingat mo. Sa bawat sa amin mula umaga, tanghali, hapon hanggang gabi, Mala Panginoon. Sa lahat ng mga kapatid, iningatan mo, Mala Panginoon, hallelujah. Sa kabila ng napakapanganib ang panahon, hallelujah, ang araw, Mala Panginoon. Ngunit nandito kami, nagpapasalamat sa lahat ng mga imala, kabutihan mo sa mga kapatid na kadalo, Mala Panginoon, sa mga baguhan, mga datian namin, mga kapatid. Hallelujah, na muli namin silang nakasama na muli sa gawain. Hallelujah. Salamat po malapain sa kabila ng iba po mga kapatiran niya doon pa rin sa kanamang barangay na lockdown, di makadalo. Ngunit nagsusumikap na ikaw ay kanilang pupurin sa sambayin sa Espiritu at katotohanan kahit na sila po'y nasa kanilang mga tahanan na nagpupuri at nananalangin. Sa pangangunang panalangin ay malapastor pang kalahat ng dalangin ng propeta mo malapanginoon. Pagparay mo muli ang iyong mensahe. Langis sa mga panglingkod, wala akong magagawa kung sige anakin. Kamitin mo lamang po ako, Mala Panginoon, na maging mensahero na yung mga salita. Father, in the name of dearest Jesus, bless the word of Lord God. I beseech you, Lord God, to please open the minds and understanding of my beloved brethren, especially the new ones, Lord God. Impart to them faith from their heart, love their soul, love their salvation. Bless the word, Father of Jesus, anoint your humble servant. I pray in Jesus' name, with the prayers of my beloved pastor, evangelist, with his father, Almeda. Anoint thy word in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Tunay po na talagang ang ating kalagayan ngayon, mga kapalid ko, hallelujah, ay kahindik-hindik na nangyayari. Hallelujah. Yung iba po, takot na takot po sa coronavirus disease. Sa COVID-19, hallelujah, sa paglaganap po ng virus. At ang iba naman, sa mga binabalita at nababasa ko na lamang po sa Facebook, ang iba naman nangangamba, baka daw magkaroon ng kaguluhan na ang bansang China nakakaproblema. Ang ating pong bansang Pilipinas, malaking-malaki na ang nagiging problema. Ang buong mundo nagkakaroon ng problema at ang ating paglilingkod sa Diyos nagkakaroon na rin ng problema ngayon. Hallelujah. Lahat ng bagay pinapaintulutan ng mahal na Panginoon. Pag nabasa natin sa banal na kasulatan. Kaya nga sabi ng Romans 8:28, and we know all things work together for good to them that love the Lord. And we know all things work together for good to them that love the Lord. Hallelujah. Romans chapter 8, verse 28. Roma, kabanatang 8, talatang 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Amen. Sa makatuwid bagay ni iyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Tayo po ay pinagpala dahil tinawag tayo ng malamay mo para maglingkod sa kanya. Na ito po ay samantalahin natin. Dahil sabi nga, many are called but few are chosen. Ang buong mundo ay nakaalam na ang malamay Panginoon
ang mga tao sa buong mundo ay nakaalam talaga ng pagsilang ng mahal na Panginoon. At hindi pagsilang lang ang ginawa ng mahal na Panginoon. Eh. Dahil sabi nga ng Biblia, sa John chapter 3 verse 16, na kung saan eh, talagang alam natin yan, magbabasa natin yan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Ngayon, kung ang ating iniisip lamang ay yun nandyan po sa John chapter 3 verse 16, ang malamay nun, nabayubay din sa krus ng Kalbaryo para tayo matubos sa ating makasalanan. Hindi po gawang biro. Eh, itong pangangaral natin ng salita ng Diyos, wala po tayong kaaway talaga. Wala tayong kaaway. Lahat nga, iniibig ng mahal na Panginoon. Ibigin mo ang pamilya mo. Ibigin mo mga kapatiran. Ibigin mo ang kaaway mo. Ipanalangin mo pa. Ibigin natin ang ating mga leader sa ating bansa. Presidente, vice-presidente, cabinet official, lahat po ng mga militar soldier natin. Lahat na po ng mga militar, lahat na po yan, pagpipray natin, mga ordinaryong tao, mga nasa kabundukan hanggang sa kapatagan, mga NPA, mga Busayap, mga MILF, MILF, lahat po, eh, pinagpipray natin. Eh. Pati nga yung mga nasa reunion, eh, pinagpipray natin kasi ayaw natin na mapahamak ang tao. Dahil pag ikaw ay naglilingkod ng samalapay nun, iniibig mo lahat. Dito na nga, simple na nga iniisip namin yung mga taong walang halos nagmamahal sa kanila, yung mga taong grasa. Nandiyan sa lansangan, babae, lalaki, hindi mo na nga makilala eh. Mga gusgusi na. Mga ano eh, talagang yung iba eh, halos wala ng paligo talaga. Yung iba po eh, nakabold na. Talagang kumbaga no, grabe. Pero kami naaawa pag kami nakikita kami ng ano eh, binibigyan namin ng pagkain. Katungalad nga sa inyo, nang sinabi ko nga eh. Na ito, kasama ko ang aking anak na si Andrew, Preacher Andrew Manalang eh. Bumili ako ng tinapay. Di, nung pabalik na ako sa sakyan, may dumapit na ano, na gusgusin sa sasakyan. Ngayon, inaano ko, sinenyas ako, anong gusto mo? Tinawag ko. Pera. Bibigyan ko sana ng pera siya ang bibili ng pagkain niya doon sa tindahan. Bibigyan ko ng financial, bibili siya ng tinapay o kaya soft drinks, no? Eh kaso, ang iniisip ko, baka pagpunta niya doon sa tindahan, sa bakery, hindi siya asikasuin. Baka itaboy siya, itaboy. Ngayon, di pinalapit ko sa sakyan. Alam niyo yung ginawa ko, yung binili ko, naghati na lang kami. Bumili ako ng 50 pesos na tinapay. Binigay ko sa kanya yung kalahati, yung 25 pesos na tinapay. Dinaghati kami. Eh, hindi naman ako nagsusoft drinks. Di binigay ko, tinanggap niya. Di okay na yun, no? Isang beses na nangyari. Tapos yung sumunod na naman, nagparada na naman kami ng sasakyan ng aking anak na naman. Lumapit ulit. Ah, sabi ko, alam ko na kailangan nito, tinapay, pagkain. Di bumili naman ako ng tinapay, pinakain ko, binigyan ko ulit para makakain. Yung pala naisip ko, yung mga tao ngayon sa panahon natin, na hindi lahat ay masagana ang buhay. Lahat po talaga ay dumataan ngayon sa sakripisyo. Di lalo na yung mga ganyan tao, walang nag-aasikaso kanila, walang nagmamahal sa kanila. Kaya natutulog na lang sila sa waiting shed, natutulog sa mga gasolinahan, sa may parkingan, naglalatag ng karton. Yung iba, wala nang nilalatag na karton. Talagang naihiga na lang dyan. Ulanin at arawin. Grabe, oh. Kaya tayo po ng mga may puso mapagmahal. Dapat lahat po nga ng mga tao ngayon, yan ang nasa kanila eh. Meron silang pusong mapagmahal. Right, yung mga mayayamang tao, kayo po mismo yung kinukumbinsin ko na yung mga pera nyo, hindi nyo madadala yan sa libingan. Kahit na kayo po yung meron mga hektaryang lupa, lupain na anlawak, meron kayong subdivision na pag-aari, meron kayong magagandang mga tahanan, mga mansyon.
ang tao babalik lang po sa lupa. Alikabok tayo, babalik tayo sa lupa. Putik tayo, babalik tayo sa putik. Pag tayo po'y mamatay na. Yung hektarya mong lupa, iiwanan mo lang. Bakit? Ang mapakikinabangan mo lang, 2x6. Hukayin. Tapos doon na ilalagay yung nicho mo, yung ataul mo. Oh, 2x6 lang. Alam mo, ibabaunan ka ng mga titulo ng lupa sa ataul mo. Babaunan ka ng brilyante ginto ng kayamanan mo. Hindi. Iiwanan mo lahat yan. Eh, yung mga sinusunog ngayon na bangkay eh. Oh, tignan nyo na, ilalagay na lang sa jar. Paala ka na kung magkano jar ang bibilin mo. Sa mga may pera, makakabili pa rin sila. Eh, paano dun sa mga walang pera? Wala na. Paala na, bote na lang, garapo na lang siguro. Baka yung iba, magagamit to sa tingin ko, magagamit sa susunod na panahon ito mga bote ng soft drinks. Yung mga bote ng soft drinks, yan, magagamit yan sigurado eh. Dahil yun eh, tatakpan lang eh. Oh. Tapos pwede na i-display sa bahay oh. Bote ng Coke, bote ng Pepsi, bote ng RC. Nalagyan lang ng takip, pwede na i-display sa bahay oh. Kumbaga no, yan na ang magiging sitwasyon natin. Ngayon, ang ibig kong palabasin, ang tao nakatakda sa kamatayan, sabi ng Hebreo 9:27. It is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Right. Kaya yung John chapter 3 verse 16, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon ay para sa mga tao sa buong sanlibutan. Pinakita na ng mahal na Panginoon. Yung tinubos tayo sa ating kasalanan, ipinakita rin ng mahal na Panginoon na bayubay siya sa krus ng Kalbaryo. Ikaw at ako ay tubusin sa mga kasalanan. Pinakita na yung pag-ibig ng mahal na Panginoon sa John chapter 3 verse 16. O, tapos ito, nakatakda sa taong mamatay na minsan pagkatapos niyang paghukom. Meron nga tayong pag-aaralan dito sa banal na kasulatan yung si Haring Asa umasa sa manggagamot eh. Hindi niya inanap ang mahal na Panginoon. Samantalang isa, si Haring Hezekiah, naglingkod sa Diyos, umasa sa Diyos. Pareho silang talagang nakaano na ang kamatayan. Pero pinagpala ng mahal na Panginoon si Hezekiah. Dinugtungan ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay ng 15 taon. Yan po yung mababasa natin sa Isaiah 38:1-5 at sa 2 Kings 20 verse 1-5. Si Haring Hezekiah, binigyan ng buhay ng mahal na Panginoon, dinugtungan ang kanyang buhay ng 15 years. Ha? Samantalang itong isa, si Haring Asa, umasa sa manggagamot. Ayan po ay nasa ikalawang kronika, 14:2 at 16, kapitulo 16, versikulo 12 at 13. Hindi nyo, basahin natin muna itong Hebreo 9:27. Hebreo, mga Hebreo, kabanatang 9, talatang 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Oh. Kaya yan po yung nasa Biblia. Talagang nakatakot na sa tao mamatay na minsan. Kaya ito nangyayari ngayon sa mga nabiktima ng COVID-19, ng virus. Kaya nakatakot na talaga sa kanila yung kamatayan. Kaya ako nga, kung hindi ako iningatan ng mahal pa, hindi ako niligtas ng mahal pa, hindi yung kamatayan sa akin. Sabi ng doktor mismo, ha? Chinese General Hospital. Ang taning ng aking buhay, 1980. O, tinakda ng doktor, hindi ng Diyos ang nagtakda. Kaya hanggang ngayon, salamat sa mga Panginoon, binigyan ako ng kalakasan, kalusugan, buhay na buhay. O, tapos nung nagtrabaho ko din sa banggar, nagkabit nga ako ng alulod, nakuryente ako, di ba, itong March 1, 2021. O, ako yung nagtatakda ng sarili ko sana dun, eh, mamamatay ako dun, no? Sabi nyo, kawalang kamalay-malay yung mga anak ko, walang kamalay-malay yung pamilya ko. Na nakuryente ako dun sa taas, sa may ano ng poste.
Nagkakabit ako ng alulod. Oh, nagtatrabaho ko, wala silang kaalam-alam. Oh. Nung nakuryente ako, ako lang mag-isa. Wala akong kaalam-alam na makukuryente ako dahil hindi ko nga alam na yung kuryente ron eh. Tatamaan ko eh. Yung live wire. Yung galing mismo sa main ng ano ng kuryente ng chapel. Yung matabang kuryente. Eh yung alambre pumulupot doon dahil paghata ko, kumawit, pumulupot. Yung kamay ko ngayon, nasunog nga itong palad ko eh. Itong palad ko, na isang buwan mahigit na naramdaman ko, nanginginig ko. Oh. Magmula nung March 1 hanggang natapos tong March, eh ngayon February na, April na, 18 ngayon. Oh. Ramdam ko na nakuryente ako dahil talagang ano nga eh, napaso nga yung palad ko eh. July, oh, 61 years old na ako. Ibig sabihin 43 years ang dinugtong na malapin nun sa buhay ko. Itong, kay Haring Isikaya. 15 years lang dinugtong na malapin nun sa kanya. Oh, tignan nyo, basahin natin. Sa Isaiah 38, verse 1 up to 5, tsaka sa 2 Kings 20, verse 1 up to 5 din. Pakibasa. Sige, basa. Ikalawang mga hari, kabanatang 20, talatang 1 hanggang 6. Nang mga araw na iyon, ay may sakit na ikamamatay si Ezekias at si Isaias na propeta na anak ni Amos, ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang makagayoy, kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, idinadalangin ko sa iyo, o Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin at si Ezekias ay umiyak na mainam. At nangyari, bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob na bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David, na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luwa, narito, aking pagagalingin ka. Sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bayan ng Panginoon, at aking idadagdag sa iyong mga karawan ay 15 taon. Hallelujah. At aking iniligtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria at aking ipagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. O, tingnan nyo. Iningatan na siya ng malapin. Dinugtungan ng malapin ang kanyang buhay. 15 taon, ha? O, yan po ay nasa ikalawang mga ari, 21 hanggang 5 sa is. Doon sa isa naman, sa Isaiah 38:1 hanggang 5. Etong si Haring Asa, gumawa muna ng mabuti, oh. Dito sa ikalawang kronika, 14, versikulo 2. Ano sabi dito? At gumawa si Asa ng mabuti at matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon niyang Diyos. Yan ha, gumawa ng mabuti si Haring Asa. Oh. Kaya lahat tayo kailangan gumawa ng mabuti. Itong si Haring Ezekias, gumawa ng mabuti. Kaya nanalangin siya sa Diyos. Anong sabi, alalahanin mo kung paano kung gumawa ng mabuti. O yung mabuti na ginawa niya, hindi na kalimutan. Kaya malapit Jesus, nahabag sa kanya, nung nanalangin siya, umiyak siya ng di kawasa. Hindi siya kumonsulta sa mga doktor, hindi siya kumonsulta sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto. Oh. Hindi siya nagpunta sa manggagamot. Talagang propeta mismo nagsabi, si Prophet Isaias, ayusin mo yung sambayan dahil mamamatay ka na. Tuldok, mamamatay ka na. Oh. Nung iniwanan na siya ng propeta, nanalangin ngayon yung hari. Nagsumamo sa Diyos. Umiyak. Talagang, kumbaga ni, ganyan ng mga Kristiyano, dapat laging umiyak sa presensya ng Diyos pag nananalangin ka. Diyos ang kausap mo eh. Kaya ang imala naman na binunin, pagkakalob sa iyo, pagka ikaw ay nanalangin sa
Diyos na talaga nandyan yung pagtangis. Yes, yung pagsusumamo. Eh, doon nga sarili na ating kinagisnan, nanalangin nga tayo, nagsasakripisyo pa, nagpipinitensya nga eh. O, yung iba ka nagpipinitensya, di ba? Naglalakad ng nakayapak, kinaampas ang likod. Kung ano, mula sa pinto hanggang sa altar, nakaluhod. Grabe yung sakripisyo. Hawak ang rosaryo, hawak ang lubina. Pero wala, hindi pinakinggan ng Diyos yung mga pagsasumamo. Pero ito si Haring Asa naman, tignan nyo. Oh, gumawa na ng mabuti. Kaso, ang inanap niya, hindi ang Diyos eh. Sa, this is Isaiah kapitulo 16, versikulo 12-13. Pakibasa. Ikalawang mga kronika, kabanatang 16, talatang 12-13. Nang ikatatlong putsyam na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkasakit sa kanyang mga paa. Ang kanyang sakit ay totoong malubha. Gayunmay, sa kanyang sakit ay hindi niya inanap ang Panginoon. O, tingnan nyo, hindi niya inanap ang Panginoon. Kundi ang mga manggagamot. Hallelujah. At si Asa ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at namatay sa ikaapat na put isang taon ng kanyang paghahari. Tingnan nyo, ganun lang ang simpleng bagay na nangyari sa kanya. Gumawa na siya ng mabuti, kaso na nagkasakit siya, hindi siya nagsumamo sa Diyos. Hinanap niya yung manggagamot. Oh. Eh, siyempre, hari siya. Imposibleng walang tutulong sa kanya. Yes. Oh, hari siya. Eh, yung isa hari din na may sakit. Oh. Mamamatay na. Propetang nakakausap niya. Yung inutusan ng mahal na Panginoon. Pinaayos sa agad yung sambayan niya. Siyempre, ganun ang nagkakasakit minsan eh. Pagka doktor ang kausap mo, yung mga manggagamot, lalo na pag sa ospital, ah, sasabihin na kagad. O, pakitawagan na po niyo yung mga mahal niyo sa buhay, punta na po dito sa ospital. Lahat po ng pamilya ninyo, kung mga nasa abroad, ano niyo na sila, video call niyo na sila. O, para makausap niyo pa po yung mga nasa abroad ng mga pamilya niyo. O, yan ang mangyayari. O, tapos kung makausap na o magpapaalam na ang mga sasabihin nila, magpagaling ka, magpalakas ka, kumain ka na masasarap. Hindi na nga tinatanggap ng sikmura yung pagkain, hindi na tinatanggap na katawan niya yung gamot. O, hanggang sa mamatay na, o ibabalita na lang, namatay na. Kaya ganun o, sitwasyon diba, pinaalam sa mga pamilya. Lalo na pag sa ospital, miski sa isang bahay dyan, sa ordinaryo lang na tao. O, tawagin nyo na yung mga kapitbahay nyo, tawagin nyo na yung mga kakilala nyo para makita nyo pa ito. O, wala nga nang sinasabi na ipagdasal siya eh, basta para makita pa. O, para maramdaman yung awa, ganun. Eh, pag namatay na, o, hindi sasabihin na lang nila, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Sumalangit nawa. Hindi sigurista. O, para nag-aalinlangan eh. O. Eh kami na naglilingkod sa mahal na Panginoon, eh talagang aasa ka sa Diyos? Maglilingkod ka sa Diyos? Ang utos ng Diyos igawin mo? Ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang? Kaya ito yung si Ezekias, ari yan, no? Nagsumamo sa Diyos. So, naawa ang malapay noon. Dinugtungan ang kanyang buhay, 15 taon. Amen. Eh kaso itong si Arayo, paano na ibang papasok na mga buwan? Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Tubre, Setyembre, Nobyembre, Disyembre. 8 months pa. Eh itong nagkasakit, 926,000, ipapalo na ito ng 1 million. How many months pa? Itong 15,000 na namatay, papalo ipito na aabot siguro ng times 2. Kung 15,000 na times 2, naaabot ito ng 30,000. Eh kasi ano pala ngayon eh? Abril. Oh. Hindi na po nababawasan ang bilang ng nagkakasakit at bilang ng namamatay. Lalo, araw-araw na dadagdagan.
Kaya itong si Asa, umasa sa Diyos sa kabila ng mabuti ang kanyang ginawa o sa Kapitulo 14, versikulo 2. At gumawa si Asa ng mabuti at matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon niyang Diyos. O kaya lahat ng mga Kristiyano, yan ang lagi natin sinasabi. Ako naglilingkod ako sa Diyos. Ako nagpapagamit ako sa Diyos. Mga awit ako. Humahayo ako. Nag-aakay ako ng mga kaluluwa sa gawain. O yan ang lagi nadidinig. Eh kaso, nabawasan ang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Ang pananampalataya nabawasan. O ngayon, kumonsulta sa mga manggagamot, ay sabi ng mga loved ones, iba tayo ng pananampalataya. Iba yung Diyos na tinatawagan nyo. Iba rin yung Diyos na tinatawagan namin. O di magpalakasan tayo ng panalangin sa Diyos. O, masa sa manggagamot. O sabi ng mga pamilya, gawin nyo lahat ang magagawa ninyo para makasurvive, mabuhay yung aming pasyente. Ang sasabihin pa nila, lahat po ng gastusin, gagawin po natin, gagastos po kami. Meron po kaming pera na panggastos. Yung pala, mangungutang. Isasanla yung bahay, isasanla yung sasakyan. O, ganun ang gagawin eh. Ngayon, yung manggagamot na dinig, yung doktor na espesyalista, yung mga nasa ospital, o, nadinig nila, gawin ang lahat na magagawa. O, nagreseta ng letter A. Okay, good. Nagreseta ng letter B. Good pa rin. O, nagreseta ng letter C. Best. O, nagreseta ng letter D. Best. O, o, tapos nagreseta ng letter E. O, sasabihin, very good, very best. O, ang pasyente, hindi na makatayo. Nakaiga na lang sa higaan niya. May tubo na nakalagay sa leeg, butas na palang leeg, naka-dextrose, naka-oxygen, kung ano-anong mga nakasaksak sa kanyang kamay, na mga gamot, o, injection sa kanan, sa kaliwa, kung saan-saan na injection, ang pinasok na gamot sa kanyang katawan. Letter A, letter B, letter C, letter D, letter E. O, okay na. O, ang tanong, bakit hindi gumagaling yung pasyente? Eh, sabi nung ano, ginagawa na po namin ang lahat. Ginagawa na po namin lahat. O, bandang muli ang reseta, letter P. Patay ang pasyente. Hallelujah. Hindi na kaya eh. O, na-overdose sa gamot eh. O, yung kanyang gamot na tinanggap ng katawan, hindi na kayang absorb, oh. Oh, hindi na mailabas sa pagdumi, hindi na mailabas sa pag-ihi. Kaya wala din na yung iba para makaihi, binubutasan yung tagiliran. Oh, para lalabas yung mga ihi, yung maduming-dumi. Oh, ano nangyari? Kaya yan ang sinasabi natin. Etong maliwanag dito si Asa, umasa talaga sa manggagamot. Patay. Hindi ko sinamasama yung mga manggagamot. Nag-aral nga sila eh. Naging dalubasa ang manggagamot eh. Oh. Nakatapos ng pag-aaral ng ano eh. Talagang titulado sila, titulada. Yung kanilang pagiging doktor. Oh, yan ang binabayaran. Pero yung pasyente, yung doktor ba magbabayad? Para sa pasyente na mamamatay? Oh. Yung pasyente ang magbabayad sa doktor. Oh. Pero yung doktor hindi magbabayad sa ano, sa pasyente na mamamatay. Hindi nyo naisip yan? Gusto ko na ipaabot sa inyo ngayon yan. Kasi pinag-aaralan ko unti-unti ang sitwasyon eh. Lahat ng mga pasyente, mga na-aksidente sa kalsada, oh, pag dinala sa ospital, ginagawa lahat ng mga doktor ang kanilang magagawa. Namatay. Yung pasyente ang magbabayad sa mga gamot na kinuha nila, ng pamilya.
Nung mamatay na, oh, yung mga pamilya ng pasyente na matay, sila magbabayad. Pero yung doktor, oh, ano ang sasabihin niya? Ginawa na po namin ang lahat ng aming magagawa. Oh, patay na. Oh, magbabayad ba yung mga doktor? Hindi. Kaya yan ang ating iniisip ngayon eh. Bakit ang mahal na ba ni Jesus? Nagpagaling sa ating mga karamdaman, nagpabayad ba siya? Yes. Inapo niya yung ating makasalanan sa krus ng Kalbaryo, nagpabayad ba siya? Kaya dito nga, ang daming may karamdaman may cancer, pinagaling ng Diyos, naningil ba ang Diyos kami? Naningil ba kami bilang mga manggagawa ng Diyos? Hindi. Hindi kami nagpapabayad. Kung anong tinanggap namin libre, binabagi namin ng libre, yan ang aming pinapangaral. Wala mga bayad. Wala talaga. Terrible. Katulad niya itong baguang kapatid natin, eh, si Mr. Mercy Alwado. February 24, noong napunta namin sa bahay niya, may cancer, hirap na hirap maglakad. Napakahina, lumakad. Hindi may taas ang kamay. Hindi makapagsalita. Grabe, pag makita mo siya yung February 24, iiyak ka. Itong ang pamilya ko, naiyak eh. Miss niya ako, naiyak yung araw na yun eh. Yung pala yung sign ng pagsusumamo namin sa mahal na Panginoon. Kadun ang ginawa ni Ezekias. Eh, nung nanalangin kami, kasama ko dong sweetheart ko, ako, siyempre ako, tsaka sweetheart ko, si Andrew, asawa ni Andrew, si Mary Grace, si Gladys, yung mga bata kasama namin, si Brother Chris, si Lenny, si Lenny Acosta. Nanalangin kami, sama-sama kami, nag-pray. Nagsumamo kami sa malapay yun, hanggang talagang maiyak-iyak kami. Dahil sa sitwasyon, nagsumamo kami. Oh. Eh, tinuturuan ko pala manalangin yung kapatiran. Sabi ko, hindi ko pa siya kilala, ate, magsumamo ka. Mag-pray ka, may ka ng tawad sa malapan, hingitay ng tawad lahat. Nag-pray kami, pati asawa niya. Nagsumamo kami sa nilayans ko. O, sa pangunang dalangin, ating malapastor, kumilos na kagad ang malapang inoon. Nakaramdam kagad siya ng kagandahan sa kanyang katawan. Sabi na ng kumikirot yun ha, kumikirot. Sabi niya, napakainit ng dibdib niya. Dahil yung cancer niya. Yung pala yung talagang nagpapakirot yung bulok na dugo na, yung nana, nagpapakirot sa dibdib niya. Tapos, pumunta pa rin doon sa sa chapel, sa gawain. Ang purpose na, sabi ko, magpabautismo na. O, pagkatapos ng gawain, binautismoan ka agad. Ako na mismo nagbautismo. Sa tubig, sa pangalan ni Jesus. Pinag-pray ko ulit. Nabigyan na ng kalakasan ng malapay noon. Makaano na siya, makaginus na, maghimala na malapay noon. Inatid sa bahay. O tapos, nasunod na linggo, hindi nakadalo. Yung pala, may himala na naginawa ang malapay noon. Pumutok yung kanyang breast cancer. Naalis yung nana at saka mga maduming dugo. Yung maitim na dugo, lumabas. Di ba din sana kung isa lang ang sugat na pinagputukan? Eh, tatlo. Sino nag-opera? Di ang mahal na Panginoon. Yes, walang ginamit na gamot. Walang ginamit na panghiwa sa kanyang dibdib. Oh. Di sa madaling salita, nung naka-antin na, himala na ng mahal na Panginoon dahil talagang naka-schedule siya ng operahan doon sa provincial hospital. Pumunta pa rin siya doon. Meron siyang medical certificate. Ipapakita namin sa inyo sa susunod dyan. Paka sa gawain natin sa Holy Supper. Pumunta siya doon. Sikat na doktor. Kilalang doktor San Fernando yung nagkasikaso sa kanya. Pati nga sila nagtataka eh. Nagtataka sila dahil nung i-schedule na siya para sa operasyon, bigla nagkaroon ng komplikasyon. Kaya di na yun nagkakaroon kagad ng komplikasyon. Nagkaroon ng kidney trouble. Tapos nagkaroon siya ng low blood. Tapos yung kanyang potassium, hindi maganda. Yung kanyang heartbeat, hindi na maganda. Di na yun nagkaroon kagad ng komplikasyon. Yun ang sinabi niya.
Pero kailangan pa rin siyang operahan para malinis ang tuluyan, malinis. Ay, nangyari talaga yun. Madaling araw na, nilinis. Eh nakita ng doktor, kailangan na talagang hiwain, iniwa na doon para malinis na lang. O kaso ang paglinis eh, sinama na yung kanyang ano, breast na isa. O nalinis naman. Eh ngayon, yung pinagtaka ng doktor, bakit? Imala na mga imala, binigyan siya ng kalakasan ng mahal na Panginoon. Wala siyang pinansyal, ha? Wala siyang panggastos. Libreng himala ng Diyos, talagang matcha-challenge kayo pag naglingkod ka na sa mahal na Panginoon. Eh. Imagine may nahipo na tao na hindi nila kilala, o kung kilala man nila, may nahipo. Eh, pamilya nga natin, ha? Mga pamilya natin, swerte na magbigay sa atin ng 1,000, 2,000, 5,000 na siguro pinakamalaki, 10,000. Siya, nagulat siya, may tumulong sa kanya para meron silang panggastos. Magkano tinulong? 15,000? Hindi galing dito sa kapitbahay, hindi galing sa mga kakaibigan, kakilala. Galing ng London. May tumulong bigla. May nahipon ang puso. Amen. Dahil nakitang sitwasyon. O ngayon, yung naghihirap na katawan niya sa sakit, ngayon ay magaling na. Wala na. Talagang kumain makita mo, hindi siya makapalakpak ng kamay niya nung una ngayon. Terrible. Panay ang palakpak, pagpapasalamat sa Diyos. Panay ang taas ng kamay, pagpapasalamat sa Diyos. E pag tinaas mo kasi yung kamay mo, abot mo na ang Diyos. Abot ka na ng Diyos. Mag-aabutan na kayo ng Diyos. O tapos, hindi siya makalakad na mabilis, ha? Ngayon eh, sabi nga ng mga nag-aalala eh, ate, dahan-dahan naman, ang bilis mo na lumakad. O? Tapos, pag kumakanta kami ng It's Bubbling, yung may talon-talon na kanta namin, Joyful Song, o pati siya tumatalo na. Yan ang himala ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos sa ating banalagawain. Kaya lahat ng mga may sakit, huwag kayong mag-alala, maglingkod na po tayo sa mahal na Panginoon. Ito po ha, February lang yun, nung March, yan na, nangyari sa kanya, tuloy-tuloy ang kagalingan, April, gayon. E ang pagdalo niya ng gawain, Merkules, Biyernes at Linggo, nagtataka nga yung asawa niya. Dahil lagi na siyang umaatin. Eh kasi, ang Diyos na nakilala niya ay totoong Diyos. Kaya ngayon sinasabi ko sa ating mga kapatiran, ang prayer natin ngayon, pakikipagrelasyon sa Diyos, yan ang ating medicine, yan ang ating gamot. Yung mananalangin ka sa Diyos, katulad ng ginawa ni Hezekiah, nanalangin sa Diyos, umiyak siya, nakita ng Diyos, nadinig yung ginawa ni Hezekiah sa nagsumamo, umiyak. O yung prayer niya, pinakinggan ng Diyos. Dinugtukan naman na pinun ng 15 taon yung kanyang buhay. Dahil kasi nga, nag-pray eh. Nanalangin. Ginawa yung kalooban ng Diyos. Nagsumamo siya sa malapay no, malapay no, alalaanin mo kung paano kung gumawa ng mabuti sa iyong harapan, sa iyong paningin. O naawa ang mahal na Panginoon. Yan ang himala. Siyempre kami nanalangin sa pangunang dalangin natin malapasor Evangelist Wildes Rada Almeda o Bilabi Almeda Children, kami na mga manggagawa, kami na mga nag-aasikaso na ating managawain. Nandito kami sa Pastor Love's Chapel para manalangin mag-ayuno. Magsumamo sa mga Panginoon. Salamat sa mga Panginoon ang ating mga prayer pinakikinggan ng Diyos. Kaya nga nasabi ko minsan na prayerless Christian is a powerless Christian. Kaya pag ikaw ay nanalangin na walang nakitang ebidensya sa paglilingkod mo sa Diyos, paano mangyayari ngayon? Ano ka? On and off sa paglilingkod sa Diyos. Pag nasa gawain ka, naka-on ka. Pag hindi ka na nakakadalo sa gawain, naka-off ka na. Ay, baka mamaya isang araw, sasabihin na siya, cannot be rich, cannot be rich, cannot be rich. Wala ka ng signal. Oh. Kaya dumating kay Asa. Hindi umasa sa Diyos, umasa sa manggagamot. Ayan, patay. O,
Ano, yung sinabi ko kanina, nakuha niyo na? Yung doktor na mag-aasikaso sa'yo para gamutin ka, hindi siya magbabayad kung mamatay ka na. Ikaw na namatay, yung pamilya mo magbabayad pa rin, gagastos pa rin kayo. Oh. Paano yung kurso ng mga manggagamot? Mataas na kurso, naging doktor sila, naging espesyalista sila para kumita. Di ba? Yung mga ano ngayon, mga gamot sa Mercury Drugs. Oh, ewan ko kung marami ng gamot ng ano para sa COVID-19, sa virus. Oh, baka wala pa rin. Kaya iba nagre-reklamo. Hanggang ngayon wala pa rin yung gamot. Pero pinapakita nila sa TV, binabalita na ang dami ng gamot. Lahat nga ng mga bansa-bansa na eh. Iba-ibang mga bansa, mayroong kanya-kanyang laboratorio, may mga gamot-gamot na eh. Oh. Miski dito sa Pilipinas, meron tayong mga laboratorio na gumagawa ng gamot. Kaso itong isang taon pa lang na ano, na inobserbahan yung gamot na ginawa, ano yan? Trial and error yan. Oh. Pero bakit yung mga laboratorio ng shabu? Oh. Ang dami rin sa Pilipinas. Ang dami sa iba't ibang bansa. Ang dami sa buong mundo. Oh. Hindi natitigil. Kaya tingnan nyo yung mga nagtitik ng shabu, ayan, ang na-value na. Natulad yung pinalabas na naman sa TV. Libre yung mga nangyayari ngayon, no? Kaya nga sinabi ko ng mga nagdaang buwan, kung ang COVID-19 virus, pag tinablan ka, magkakapera ka, yayaman ka, maganda. Eh kaso hindi nga eh, yung virus na nasa iyo, sumakay, lumipat sa pamilya mo, nagkahawa-hawa kayo. Dati, sinasabi nila, nagkakaroon ng mga karamdaman sa iba't ibang mga bayan, sa iba't ibang syudad, sa iba't ibang mga barangay. Oh. Siyempre, mga barangay, kapit-bahay, yan. O ngayon, sa pamilya, kapit-bisig. Oh. Magkakasama sa pamilya, eh ngayon, barabaranggay na. Oh, ano lang sa uli niyan? Oh, kamag-anak na. Pinsan-pinsan na. Uncle-uncle. Oh, auntie-auntie. Ganun na. Magkakabaranggay. Oh, di sa susunod, magkadamay-damay. Oh, di sa susunod, magkaawa-awa-awa na. Yan ang sitwasyon natin yun. Hawa-hawaan na. Ngayon, pag nagkaroon ng hawa-hawaan, ano, ang mangyayari, lalapit pa kaya yung mga pamilya natin? Lalapit pa kaya yung mga kaibigan natin? Wala nang tutulong sa atin. Wala nang magmamalasakit sa atin. Kaya napakahirap po ng sitwasyon natin. Kaya itong mga binabasa natin, Romans 8:28, and we know all things work together for good to them that love the Lord. Ito po yung nakakabuti na para sa mga umiibig sa Diyos. Last verses natin, mga awit 103, 1 hanggang 5. At sa ikalawang kronika, 20:20. Maniwala tayo sa mga lingkod ng Diyos, sa propeta ng Diyos. Pag-ibasa. Mga awit, kabanatang 103, talatang 1 hanggang 5. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Amen! At lahat na nasa sa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Amen! Hallelujah! Na siya nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siya nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siya tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandaang loob at malumanay ng mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Hallelujah! Ikalawang mga kronika, kabanatang 20, talatang 20. At sila'y nagsibangong maagas sa kinaumagaan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Yosapat ay tumayo at nagsabi, "Dinggin ninyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem,
Samantalang sumampalataya kayo sa Panginoon, ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Amen. Tingnan niyo ang liwanag ng salita ng Diyos. Pag naniwala kayo sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusader National Ministry, sa ating mga pastor, end time prophet of God, kami yes. ang mga manggagawa sa panalangin ating mga pastor. Giginawa kayo, tatatag kayo, kaya nga itong mga pinapatutuan namin eh. Yung mga naniwala silang gumiginawa eh. O, gumiginawa sila ngayon. Gumali ang mga karamdaman, pinagpala na. Kami nandito, nananalangin, papasalamat sa Diyos. Kaya nga sinasabi namin, ang naglilingkod sa altar, mabubuhay sa altar. O, hindi kami nagpababayad. Libre. Ngayon, kung nagtitinig yung pinapangaral namin na ikapwa tandog, ikaw din mismo pagpapalain ng Diyos. Pag nagbigay ka ng ikapwa tandog mo, kakalagang ka ng Diyos sa salot, sa karamdaman. Walang maninira na pupunta sa iyong mga halaman, mga peste, walang pupunta sa iyo. Walang maninira na mga daga, mga ano dyan, mga balang kung ano-ano sa pananim mo. Iingatan ng Diyos eh. Yan ang nasa Biblia. Eh ngayon, kung may trabaho ka, nagtatapat ka, aasenso ka agad sa trabaho mo. Ipopromote ka agad ng bossing mo, ng iyong amo. Ngayon, nagtatapat ka sa pagtitinda mo, walang masisira na tinda mo. Talagang mauubos lahat yan, mabibenta mo lahat yan. Wala kang maghihirap eh. Pagpapalain nga eh, giginhawa nga eh. Sabi nga natin dati, mga kapatira natin, nakatira lang sa squatter eh. That's right. Nakatira sa tabi ng relay centrum eh. Ngayon, pinagpala na eh. May sarili-sarili na mga bahay, may mga sarili pang sakyan. Pinagpala kasi nagtatapat, nagbibigay sa gawain ng Diyos. O yung iba dati, nangungupahan lang. Ngayon, sila na'y nagpapaupa. Kaya ang pagpapala ng Diyos, nandyan. Eh, sabi nasa natin sa mga awit, o, oh, anong sabi ng Biblia? Purihin mo ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Maglingkod ka sa Diyos na may katapatan. Ang Diyos na pinakikilala namin sa inyo ay tapat na Diyos. Nag-iimalang Diyos. Nag-iingat, nagliligtas na Diyos. O, oh, paano ngayon yan? Sa ating mga kababayan na biktima ng COVID-19, ng virus. Di ba sinabi ko ano nagdaang mga gawain natin? Yung virus, sumakay na ng sumakay sa mga tao. Ang ganda nga eh, sumakay ng bus, sumakay ng aeroplano, sumakay ng barko, oh, sumakay ng van, sumakay ng aircon bus, sumakay ng mga aircon na van, oh, sumakay ng aeroplano. Imagine, nagbiyahe pa yung, ano, yung virus sa impapawid. Nagbiyahe yung virus sa dagat. Oh. Kaya pagdating ng mga may sakit, winarantin muna, 14 days, 10 days, wala din. Pag uwi sa pamilya, doon na nagkaroon ng mga hawa-hawa ng mga sakit. Oh, nagkaroon na, lumaganap na bigla. Oh, kaya ano, sabi na, stay at home, stay at home. Oh, JCQ, MECQ, wala din. Wala na. Kaya kailangan natin ngayon si Dearest Jesus na. Kailangan natin si Dearest Jesus katulad ni Isikaya. Oh? Si Ezekias. Oh. Nausahan niya yan. Nahimala ng Diyos. Dinugtungan na malapit ng kanyang buhay na 15 taon. Yung umasa sa doktor, umasa sa manggagamot na haring asa na matay ng maaga. Eh salamat sa Diyos. Ako, may taning ang aking buhay. Kaya nga sabi natin, count your blessing, name them one by one. Kaya kung naglilingkod rin sa mga lapin, totoong paglilingkod sa Diyos ang gawin natin. Sa ating mga kababayan na nandiyan sa mga tahanan, naiyak lang ako lagi sa kabutihan ng Diyos pag naiisip ko. Yung may cancer na kapatiran natin, yung mga may sakit na cancer, terrible. Yung iba may taning ng buhay, 6 months to live, 1 year to live. Ngayon, nabubuhay sila, taon na, terrible. 5 taon, yung iba, 10 taon na, talagang grabing himala ng Diyos. Kaya totoo ang Diyos.
Totoo ang malamay ni Jesus sa gawain ito na Jesus Miracle Crusade International Ministry. I love you so much, beloved brethren. I love you so much. Yan ang sabi dyan sa huling talata na binasa natin sa Kronika 20:20. Ikalawang Kronika 20:20. Pag naniwala kayo, sumampalataya kayo, giginawa kayo, bubuti ang kalagayan ninyo. Kaya sa ating mga kababayan, sa lahat na po na nandyan sa inyong mga tahanan, isa lang masasabi ko sa inyo, iniibig tayo ng Diyos. Habang napakinggan natin yung paboring awitin na ating pong altar song call, altar call song, sukunan natin ating buhay sa mala Panginoon habang inaawit po itong awitin na ito, itong ating altar call song. I give you Jesus. Salamat sa mga Panginoon at medyo magandang ating signal ngayon. Kaya sa inyo po na nandyan sa inyong mga tahanan, suko nyo lang inyong buhay sa mga Panginoon habang may oras pa at tanggapin yung mga Panginoon Jesus. Sumunod na po kayo sa panalangin. Bigyan nyo mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan Jesus. Mga Panginoon, salamat po sa mensahe ng kaligtasan na kinapakinggan ang umaasa sa iyo ay pagpapalae mo. Ako na may problema, lutas yung aking problema. Ako na may karamdaman, pagalingin mo ang aking karamdaman. Pinakamamahal ba yung Jesus, nagbabaliklob na ako sa iyo, maglilingkod na ako sa iyo. Iligtas mo po ako sa puna aking mga mahal sa buhay. Kinatanggap kita aking Panginoon Diyos sa tarin ng aking buhay sa pangalan ni Jesus. Na aking tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Gawin mo kung tunay mong anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, mapagpala ang Diyos sa mga banal. Sa pangalan pinakamamalapin ni Jesus, gawin po silang tunay mong anak, mahal ang Panginoon. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan, iligtas mo sila. Sampu ng kalang buong pamilya, mahal ang Panginoon. Kanilang mga mahal sa buhay, sa loob at labas ng aming bansa, iligtas mo, mahal ang Panginoon. Proteksyonan mo po sa COVID-19. Proteksyonan mo ang bawat isa sa disgrace at kapamakan, mahal ang Panginoon. Pagpalaya mo kaming lahat sa physical, material, financial, spiritual na bagay. Lahat ng mga tumanggap sa iyo sa oras na iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating mga beloved foreigner brethren, nakapag-asawa na ating mga kapatiran sa abroad ng mga foreigner. Dahil natin magkaisang manalangin. Sabihin natin, Father, dear Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you so much, dear Jesus, that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Father, dear Jesus, I believe in you. I trust in you, Lord. Forgive all my sins, Lord. I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Bless me, Lord God. Make me a real Christian. Make me a real Christian. In Jesus' name, amen. Yes, Heavenly Father, in the name of dear Jesus, to the first, my beloved Pastor Evangelist Willie Strada Almeida, the prayer of a righteous man, a beloved man, Father, dear Jesus, bless our beloved foreigner brethren, Lord God, the loved ones of our beloved brethren, write their names in the book of life in heaven, now and forever. Bless them, Lord God, in Jesus' name, amen and amen. Ngayon natin manalangin sa ating makaramdaman, patong isang kamay sa inyo pong cellphone, ang isa po sa inyong ginagamit na gadget sa gabi na ito, sa oras na ito. Ang isa pong kamay, ilagay nyo sa inyong ulo, sa inyong katawan na may karamdaman. Maybe magkaisang manalangin. O po mapagpala ang Diyos, mambanahan sa pangalan ni Jesus, sa pangunang dalangin po namin, malapastor, Evangelist Felix Adalmeda, ang hiling propeta. Malapin ang panalangin ng taong matibid, ay pinagkikinggan mo. Kaya lahat ng mga kapatiran namin na may mga sakit, pagalingin mong tuluyan, lubusan mo silang palayain sa mga bisyo, lubusan mong lutas silang mga problema. Pagpalay mo lahat sa physical, material, financial, spiritual na bagay, lahat ng mga nanonood, sumusubaybay, ang mga nagtetext, ang mga nagbigay ng oras sa tumawag, nakipag-usap sa ikapang lingkod, malapay alam po namin ang mga pangailangan, mabibigat na problema, mabibigat na pangailangan, ang iniling nila na kalutasan sa mga problema, kagalingan na makaramdaman, yung iba po ay magpapaswab test, malapay noon, halo din maghimala ka sa kanila, mga Panginoon, sa mga requirements, sa kanilang mga pinapasukan trabaho, maghimala ka sa mga kapatiran, mga Panginoon, sa mga may negosyo, may mga kanya-kanyang sariling harap buhay,
Pagpalain mo sila, mga Panginoon, patuloy mo buksan ang mga dungawa ng langit. Ibuhos mo sa alam masaganang pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, demons of primitive sickness and diseases, commander, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Organs of sicknesses and diseases, cast out in Jesus' name. COVID-19, organs of variant, stop in Jesus' name. Lahat ng klase ng sakit karamdaman na naglipa na sa aming kapaligiran sa buong mundo, stop mo na po, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, i-wipe out mo na po, mahal na Panginoon, in Jesus' name. Bless us, Lord God, physically, materially, financially, and spiritually, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang gabi niyong kompletong kagalingan ng karamdaman, kompletong kadayaan sa mga bisyo, kompletong kalutasan ng ating mga problema. Umasa tayo sa ating malabang Jesus, sa Diyos ay walang imposible. Hallelujah, mahal tayo na ating malabang Jesus. Kaya gabi-gabi, patuloy po kayo sumubaybay sa ating programang Jesus Miracle Hour, sharing the word of God, sharing the love of God. Yan po yung ating palaging pinag-uusapan. Hallelujah. At kayo po yung sumabay sa ating pagbabasa ng Biblia. Come and join, read your Holy Bible every night. Hallelujah sa ating programa. At sa araw ng ating mga banalagawain, kayo po yung dumalo. Hallelujah. Merkoles, alas 12 hanggang alas 4 ng hapon. Biyernes, overnight prayer po natin. Alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Pero nag-umpisa po tayo, nag-advance po tayo ng mga oras. Dahil nga sa maaga po yung curfew hour natin. Nag-umpisa na po tayo dito sa overnight prayer natin. Alas 9 ng gabi hanggang alas 3 na lang po tayo ng umaga ng araw na ng Sabado. Overnight prayer. Paglinggo po, maaga na rin po tayo, alas 9 hanggang alas 2, alas 3. At sa darating po na linggo, Holy Supper natin next Sunday. Dito po yan sa ating Pastoral House Chapel, sa House of Worship natin, sa Barangay Nagsabarang, Bangal, La Union, Philippines. Hallelujah for prayer and counseling. Magpipatuloy lamang na tumawag at mag-text sa 0929-816-0830. 0929-816-0930 Kaya po tayo maraming cellphone na ginagamit naman ko dahil iba-iba po ang nangyari niya. Pero pag yan po yung nasa akin, mga 2-1 SIM, pwede po kayong tumawag. Kaso nga yung aking cellphone hindi nakasaan naligo. Kaya kung minsan hindi kayo makakontak sa akin, pero kung nakakontak po kayo, salamat sa mga. God bless you kung magbalik po. Huwag mong kalimutan, meron Diyos na nagmamahal sa atin. Mahal na mahal tayo ng ating mga pastor, Evangelist Willy Strada Almeda. Mahal tayo ng Bilabi Almeda Children. Mahal na mahal po tayo ng ating mga manggagawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa lahat ng ating magawa, ang Luzon, Visayas, Mindanao, sa abroad. Yung mga manggagawa po tayo. Aligid sa lahat, mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na pang Jesus. Hanggang po yung ating schedule ng ating mga gawain. Dito po sa Barangay Nagsabarang Bangal, La Union at sa Barangay Baglibak, Notan, La Union. Napakabilis po ng araw, mga kapatid ko. Pagpalaan po din lahat natin pinakamamalami Jesus. Ingat po tayo. Ay lahat ay magkaroon po ng closing prayer sa oras na ito. Mapagpala ang masalangit sa pangalan ni Jesus. Salamat po muli sa gabi na ito na kami pinakapagprograma muli, mga kapatid. Salamat po na paabot namin ang mensahe ng kaligtasan sa mga kababayan namin, mga Panginoon, sa mga naganap ng katotohanan. Dali mo sila sa mga nalagawain. Ang mga may sakit, mga Panginoon, pagalingin mo sila, paghimalaan mo sila, idako mo sila sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang mga naganap ng pagbabago ng buhay, naganap ng kapayapaan ng puso at isipan. Ikaw na pong bahala sa kanila, mga Panginoon. Pagpalain mong aming bansa. Pagpalain mong aming mala Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, Vice Presidente, lahat ng cabinet official, mga military. Amen, praise the Lord. At pangabog ko pala sa ating
minamahal na Presidente Joseph Era Pistrada, happy birthday po bukas. At sa aking apo, si Hermary Andrew Jr., Fernando Andrew Jr., Verdina, at kay Mark MJ Spina, happy birthday. Sa lahat na po ng nandiwang ng mga karawang, happy birthday. Maging sa aking kapatid, dyan po sa Nabaliches, sa Uyo, happy birthday. Kapatid na Malu, happy birthday. Ingat-ingat po tayo sa lahat na aming mga pamilya, sa lahat na po ng mga kapatira. May mga nag-text po kasi na nagpapabati, kaso hindi na po. Bali, bukas na lang po, bukas. God bless you po mga baliko. Ingat-ingat tayo. Magpalayan kayo lahat ating pinakamamalabang Jesus. Hallelujah, bukisin tayo ng dagi ng pag-ibig ng Diyos ngayon hanggang sa kanyang pag-ibig. God bless you po, God bless you po. Hallelujah, praise the Lord. Amen.